Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan. Pinilakan lakay. Yan away, safe po ang lahat. Napakaganda po ng panahon po. Medyo makulimlim pero hindi masyadong mainit. Ang gagawin po natin ngayon ay garden tour. Pakikita ko po sa inyo kung gaano kabilis maglakihan po yung mga tanim ko po dito, mga bungang kahoy, syempre mga tanim din po ang gulay, mga pinatanim, at iba't ibang mga succulents at tropical plants. Naway safe po lahat. Tara, samahan po ninyo ako. Ayan po, napakabilis nung daan na nandito na po. Nakatuwa yung kapit bahay gumawa ng maliit na palais daan. May Azolla. Azolla yun, Mark, ano? Ito na po sa lupa ng ate ko eh. Nakatuwa, ang dami tanim ibang gulay. Tinan po natin. Ito po yung mga ganyang kalabaw. Daing bunga. Ano po muna tayo ngayon? Garden and yard tour. May bakuran ng may bakuran. Ganda daing bunga ng mga. Nakatawa. Ang dami dito. Kala ko konti lang ang bunga. Ang dami oh. Merong talbos ng kamote, kabe, may ampalaya, may sitaw. Ha? Laguna or sitaw. Saging ng gabi. Naku, ayun, napapaayos ko po yun. Kaya ako nalang maglinis kasi nawa na naman po. Ano po yan? Kadyos. Yan. Marami salamat po ako kay... Jocelyn Lianeta Shrey, ayan. Siya po yung nabigay po sa akin ng buto ng kadyos. Taas na po. At 2 years lang. Malaki po yung tangkay sa gitna. Lilinisin ko po yan para mas clear. May mga pusa po dito. Alam niyo naman po, pag may naliligaw dito mga pusa, pinapakain ko. Hapon may orange na pusa. Hapon po kuwa yun. Tingnan natin ito. Ano pala sa danong kapitbahay. Ganda. Yan ang ganda. Famous dan. Ay, nandiyan. Karelax na po ganda, ano? Sarap tingnan. Karelax. Pasensya na po. Nag-request po yung mga nagdaan na hindi ka daw po kong loss of your arrangement. Ayan po. Aliya. Gawin natin 360 degrees. Di ba? Ganda. Buhay na, buhay na po. Parang third day na po ngayon. Oh, walang nalanta. Hindi ko pa po dinidiligan po yan. Mga 1 week po bago ako diligan. Ganun po kasi gusto ng succulents eh. Ganda po. Ang sarap tingnan. Para siyang ano, mga rose na iba-ibang kulay. Na mga kapalang petals. Tapos ito naman po yung isa. Hindi po malanta. Nalanta. Ibig sabihin maganda po yung pagkakahalo po ng lupa, loam soil po sa kanila dyan po ng buhangin. Tapos may halong konting lupa. O, oh, diba? Ayan o. Gumanda po. Kasi kung mainit po yung loam soil, pag second o ngayon pang third day, ano po yan? Nagkakalaglag na po yung mga ano niya, dahon. So, walang nalaglag sa yung maganda. Saka ito, yung jade plant. Ano na, diba? Tapos ito pa isa sa harap. Kasi kung ano po yan, kung pangit po yung lupa, ito, naalala ko nagtanim ako nung purong lupa lang, kaya naman ko nito, bigla siyang gumanon. Ngayon hindi, pakit pa rin. Ganda po ng ano. Nakarelax po gumaga, lalo na may list, malinis yung bakuran. Ito ang buhay na. Ito po, umano, sumigla. Nag-ingin natin yung rang po dito. Yung pagkakalipat. Kasi ang hirap din pong ano nito eh. Ilipat dahil masyadong sensitive. Ang ganda. Ang ganda nito. Pag natanggal yung ano, isang pirasa, parang heart shape siya. Tapos dito naman po, yung pinagkuhanan ko po ng mga punla. Ayan. Nakikita ko po sa inyo. O, pinutol ko dito ha. Kasi mayroon pa namang mga ito. Ayusin ko po, i-reset ko po. Papalit ako yung lupa. Ito po yung tsura. Saka tatanggalin ko po ito. Yung tatlong tanima na bonsai.
na nandun sa likod. Pakikita po kami, dito po ilalagay. Nung last year po, nung malis tayo, di ba? Ito po namin na pong tubo. Itong... So, ang ganda na niya. Ito pong gusto ko yung crested. Ang ganda. Lumago ko na. Ang daming... Ito ang bilis tumaas. Gusto ko po ito. Napakaganda nito. Saka wala po siyang tinik. Wala pong tinik po yan. Parang ano lang po siya. May dakong po yung malilit close-up natin. Ayan po. Kung makikita po ninyo. May malilit siyang dakong hindi po tinik. So ito. Tatanim po ako dito yung malilit na ano. Na cactus. Yung adenium. Ilipat ko po yung dati na karana. Kala ko matitip ko na buti nag-usbong. Yung kawayan. Ito. Ititrim ko po yan para... medyo maaliwalas dito. Tapos yung adenium dito, yung dalawang ganda. Sa kapatid ko po ito. Ginadyo ko lang na sa akin na to. Siyempre sa kanya pa rin po ito. Sabi ko sa akin na yan, huwag mo nang gagala. Pinagharapan niya yan. Tapos ito, napakaganda na ako po. Tumabahala lang yung katawan. Nagustuhan po itong ano, itong lugar na pinaglipat. Kasi gusto po talaga ito na around sa ayaw po nito na mas sobrang dami ng lupa. Saka gusto po nito yung lupa talaga may buhangin. May lupa yung drainage. Pag diniligan nyo, tumutulo agad. Hindi na-stuck yung tubig. Kaya huwag kayo maglalagay na adenium sa clay soil. Yung malagkit, huwag po. Tapos itong kalyos, nilipat po natin. Ayan o, di ba ganda? Last year po. Oh, successful. Shave ko pa po yan. Itong mini guava, mas gumanda. Ay, naku, may bunga yan eh. Ito. Pahinog na. Asan ba? Ayun. Ay, hindi pa pala pa yun. Oh nga, pahinog na. Ang good po, ano? Ito naman si... Ito po yung... mga talong... napakaraming bunga. Sabi ko sa pamangkin ko eh, gusto ko bago ko umuwi yan, mamumunga na yung mga talong para sa pagbablog, di ba? Masarap din sa kako po sa pagluluto. Ayan. Ito po yung kalangde kahoy. Kapag medyo maraw-araw, dun tayo magpapakit, magpaproject-project. Okra. Mga ano lang yun. 2 weeks, may umusbog na ano eh, may bulaklak to. Namumulaklak na po itong mga kamatis. Ayan. Yung mga siling nga pala, ililipat ko po dito. Dali, pakita ko yung siling. Ayan po yung mga nasa growing bugs. Mga sili po yun. Mangang. Tapos, nagpahawan po ako, marami ko nakitang saluyot. Sabi ko doon sa nagawan, pakiipon ako ng ilang peraso. Lalay ko sa malaking paso. Ayan na. Laki po butas nito. Hanap po ka ng magandang place. Gusto kasi nasa luyot po na arawan. Saka huwag niyo po ilalagay sa clay soil din masyado yung malagkit. Pero pang sa luyot. Para mas lumaki po naman. So ito po yung ito. Lalagay ko po sa harap. Baka hindi na po maglagay dito. Maglilipat po ka dito sa... Nawala naman ako sarili. Yung bayabas na po na tinagal po dun sa ginagawang daanan. Inukay, dito ko po ilalagay. So, para maganda. Saka yung sinabi ko po kanina, nung pinagawaan ko ng punla ng mga succulents, dito ko po ilalagay. So, kabilaan, pwede ko itong sabitan ng ano, vertical planter. So, di ba? Hali nga, patignan natin yung ano, saging. Hindi masyadong lumaki yung ano, yung buong ulam. Ito. Hindi masyadong maraming binunga. Ngayong taon na to. Ay, ito na masyado kasing matubig. Ayaw po masyado niyang nag-uulan. Napansin ko, pag tag-araw, nung naroon na tag-araw, di ba ang dami po, gusto niya po niya talaga, ano, maaraw. Pero yung naaarawan dun, toto, yung mga yun, yung pong malaki ibubunga. Yung mga gustin, ayan, meron po. Bibili na po ako nung mas malaki. Kasi yung ako po maghintay, baka mamaya, eh, senior na ako, eh. Hindi pa rin namumunga.
Ayan, tinry ko lang po magtanim ng mango. Ito, tulis ha, ganda yung pagkakatubo. Tapos yung mga, ano ko po, mini pineapples, oriental. Ayan, lumago. Ito po yung aking, may guyabano. Tapos itong duhat, ang ganda. Itong duhat, hindi ko po babawasan ito na saan kasi ganyan po yung maganda yung mababa. Yung saka nag-spread out. Nanilipat po kasi ito, naputol yung sanga sa gitna. So, gumanda, nag-spread out. Tapos, yung nilipat po natin sa tulong nakaraan, di ba? Halos walang dahon, nakita niyo po. Ah! Baba po nakalagyan ko. At yung mangmalunggay, karabi tinaas. Hindi ko na po putulas eh. Nakakandlungan ng ano, saging. Tapos yung, ito po kasi, meron po dito yung nakatanim na ano, yung tibig, yung fig, Asian fig. Yan po, nakatanim po dyan. Ang dali, may kabuting saging, ang dami, ang dali, pakikita ko po ha. Ginawa ko po, hinukayan ko yung gilid, binuksan ko ng mainit na tubig, patay. So, naging pataba dito. Saka yung po mayroong ipil-ipil doon na pinutol na tubo ng tubo. Ganun po, hinukayan ko rin din sa gilid na malapit sa pinagputulan. Hinukayan ko ng mainit na tubig paligid. Mga tatlo, apat na beses ako. Yan. Kaya ito pong kayo nito. Ah, yung mabong. Ito po, ito. May ano, kabuting saging. Kaya lang, aliliit. Ano po, ang dami oh. Pero hindi po ito yung kinakain. Ito po isang klase maliliit. Yung malalaki po kinakain, alam ko po yun. Mas malalaki po dyan. Di ba? Ito po saging po na to. Sa Bangkosta din. Tapos meron ako ditong anahaw. Tapos meron ako ditong peanut tree. Ito. Okay, continue po tayo ibang angulo naman. Ito pong saging na to, nung nakaraan, di ba, nag-ano po yan. Di lang po, mula nung lumipat po ako dito, itong mangga po talaga na ito, mayabong. Siyempre, nabawasan na sa kadali sa bahay. Sabi nila, papatay na, sabi nung gawin. Sabi ko, hindi, kahit medyo nakadikit sa bahay. Hirap-hirap kayo magpatubo ng mangga, saka kawawa naman. Alam niyo na po, may isalaman. Nalunukot po ako pag may pinuputin na po. No? Itong saging, matagal na po ito rito. Nalipat ko eh, hindi siya masyadong tumutubo kasi nakalungan ng mangga. Ngayon, nang tinambakan yung lupa, yan, nabuhay na po. Hindi ko po alam kung anong saging po ito, anong variety. At least tumubo. Tapos ang dami tumubong ano. Yung Malaysian, sabi na po yung Malaysian na parang alagaw, dalawa po yan. Yun. So ayun, kailangan patay na buhay na. Itong bayabas, saka mangga. Ito bayabas. Kaya ako lang po munang tumaas ng mga to. Pag nagpatayo ako dito kasi iniisip ko pa po eh. In the near future. Hindi pala. Hindi ko po alam. Depende po sa daloy ng ano, biyaya. Basta gusto ko po. Itong space po na to. Gulayan po muna. So pag may mga plastic po ako iniipon ko. Nakita niyo po. Wala ko pong siga dito. Hindi ako sinusunog. Meron po kasi dito nag-collect ng basura every Tuesday. Sineseparate ko po yung plastic. Tapos yung mga nabubulok, syempre hindi ko na sila. Puro plastic lang po sa basura, hindi na halo. Sa mga pinagtabasa ng gulay, doon po sa likod, binabang ko sa loob. Bibili po ako ng drum na itim. Gagawa po ang composter. Sayang yung gabi, nagpahawan ako. Umbulan kasi nung binilad eh. May tarang kaso po, hindi ko na napasok yung sayang. Gagawin ko na lang compost. Dito sa balag, lalagay po ako dito ng dragon fruit. Tapos, eto, may mga pinya po ako dito. Inisip ko, hindi ko na lang lilipat kasi pangatlo lipat na ito. Pangalawang lipat pala. Pinawasan ko lang po ng dahon kasi nakakatusok. Tapos yung cactus ko doon na galing sa doon po sa kamag-anak po natin yung patas na yun. Lilipat ko po kasi gusto nyo maraw, hindi maganda dito. Tapos yung galing sa Batangas, yun yung namumunga na parang lasang strawberry. Masarap po yung bunga, yung payat. Lilipat ko rin po. Tapos meron po ditong
Cherry. Nakalimutan ang pangalan. Yun, binigay po sa kanya pa mga maraming bunga. Tapos ito po, orange. Siyempre, warm country. Hindi ko po alam kung, hinayaan ko lang po dito. Ay, sandali, nakalimutan ko po sa inyo pakita yung jujube o yung manzanitas. Ayan po yung manzanitas, napakaraming bunga. Ay, dako, o jujube. Dito po yan sa may bakod. Ayan, dito po sa may balaga. Ito, hindi ko po alam gano'ng kalaking bunga. Ito, hindi lumaki kasi natamaan. So, hindi po lalaki. Pero iba, may nakita na akong malaki. Hindi ko po alam kung anong variety po ito. Alam lang po ito, magti 3 years eh. Ah, bilis, ang taas. Taba po kasi lupa dito eh. Okay, let's move on. Dito na po sa angle po na to. So, ito po yung aking backyard. Yung laundry. At ito po, skubahin. So, may plano na po ako dito. So, ang gagawin ko po dyan, lalagay po ko dyan ng mga bonsai. Parang hilihilera. Tapos, malalaking paso yung mga succulents. Magkaganda po yan. Ah! Okay lang, medyo lumuti. Parang accent na siya. Pero ito sa daan, kailangan po talaga iskubahin. Kasi makakadulas. So may yung saging, hindi ko na po talaga papapatay. Sabi ko sa kapatid ko, tanggalin natin yung saging dito kasi kumakain lang na space. Pero kasi yung siniguelas, dun saka meron pa rin pumansinitas o yung jujube. Sabi niya, hindi, kasi sabi ko tumatama sa bubong yung daon. Sabi niya, magkuya sayang, papatuloy na lang namin daon kapag maano sa bubong. Mapas kasi siyempre sa pagbagyo. Marami po dito mga ibang fruits na dinala po yung pamaki. Ito, berry din po ito, nakakain din po. Suryam, meron doon po yung suryam berry ba yun? Doon pakita ko sa inyo mamaya. So, ito po yung siniguelas. Ito po yung, yan yung jujube. O yung manzanitas. May bulaklak na rin. Nasa taas ka lang bunga. Yan. Tapos ito po yung siniguelas. Nilagyan kong tali kasi umaano dito sa daanan. Suporta. Tali po sa may bakal ng bakon. Tapos yung dragon fruit. Itinanin po natin dito, inilipat. Okay naman, basta green na po siya. Okay naman po. Kaya lang kulang po talaga siya sa nutrients. Andito na si Garfield. Ayan na. Just hold on, ha? Just hold on. Sandali lang, nagbibideo ako, wag muna ako istorbohin. Pag kinakasubo yun, nakaintindi namin yung tatahimik yan. Naku, everyday. Ito lang po, dito po ako masayang-masaya sa nakikita ko. Dito sa Big Nine. Napakaraming bunga. Naalala ko po tuloy na maliit kami. Kakainin pa rin, sisip-sipin namin kasi may buto po yan sa loob eh. Yan. Dali lang Garfield ah. Napapakain ko lang siya kanina umaga ng tinapay ah. Minog na. Dami no. Dami pong bunga. Grabe. Ayan, ito. Ito inuunti-unti ko. Ito po manamis na miss. Kasi ibang bignay po. Masim talaga. Ito manamis na miss. Masarap. Meron po ang bignay kalabaw doon sa likod. Sa may palais daan. Mas malaki po yung butol. Mga ganyan. Pero ito. Ito ko po sa inyo. Ganong kahitik ang bunga. Ilaw pa siya. Ayan po. Hindi ha, relax ko na. Siyempre, ngayon, hindi ko po naman napakikita yung gabangis ako. Magpo-focus po tayo sa kagandahan po ng kaligasan. Sa mga tanim ko po, sa aking mga pinagdusahan. Ito po yung reward ng Panginoon sa pagrespeto po sa kaligasan. Ano, ganda. Totoo lang po, ayan, medyo malalaki butil sa kantaba. Ito po yung, saan sabi na pa, suryam berry ba yun? Ito. Ayan, kasi po nyo na medyo na okay lang, hindi man okay lang. Madahon po yan. Dali, ayan o. Pag naarawan siya, napansin ko, naninilaw yung dahon. Katulad ito, yung part na to, naarawan, madilaw yung dahon. Pero, pag nasa ilalim siya, mas maganda. Tapos meron po dito yung tumubong bayabas. Sinayang ko po. May mga punla ng kamyas. Maraming salamat po sa bigay po ng tip ng dati. Dati pa po na kailangan daw po binabawas-bawasan yung tangkay sa kadawan na kamyas para mamulaklak. Ayun po, nag-uumpisa na po. Nung dumating po binawasan ko, umumpisa na po siya.
Ayan, hilema. Ah, gumanda. Nagustubog ng marami. Ayan po yung sinasabi ko, yung cactus. Andali. Ayan, galing po sa Batangas. Hindi po maganda tubo payat. So, ililipat ko po doon sa malapit sa gulay yan, doon sa Maaraw. Bibili, ano, hindi bili. Ayosin ko po yung magandang lalagyan para tumubo ng maayos. Yung isang dragon fruit, may ugat na po yan sa ilalim ng paso. So yan, nag-spread out na po siya sa pader. Hindi po siya masyadong mataba. Baka magpadagdag po ko dito ng matabang lupa dito sa mahabang raised bed na taniman o box planter. Ayan, dito sa mahabang raised bed o box planter. Yeah. Tapos, gumawi po tayo dito sa bandang kaliwa. Dami ko po taniman, no? Yung ubas ko po, nung nilipat po natin, konti lang dahon. Ngayon po, ayan, no? Ito po yung makapalang bunga, napakaraming bunga. Dahon na yan, maliliit. Ito muna tayo. Tapos, itong nyug-nyugan. Yan, mataas na po. Hindi ko po masyadong hinistorbo. Ito, pinawasan ko ng dahon itong isang kamis dito. Tinalian ko para sa daan. Tinitrain ko. Hindi sila masyadong digit-digit. Gumanda. Umusbong na mas marami bago. Marami salamat po sa kanya. Yung naani pong dalawang saging, yung butuan, ayun, nahinog na po yung butuan dito. Tapos itong sabang kosa, yung bumagsak po yung katawan. Sayang kasi nabigatan. Okay lang po yan, hintay ko lang pong mahinog. Kakain pa po yan. Tapos iniipon ko po dito yung mga bakal sa plastic. Ayan po. Ayosin ko po yan. Siyempre, ayoko na masyadong masakit sa mata na may mga nakikita. Sabi ko doon sa mga nangangalakal, may bakal dito sa mga plastic, sa mga cans. Saka yung mga yung mga pwede ikalakal. Ganyan po. Tapos ito pong bigay ng pinsan ko, si Ate Honor. Yung napakaganda ko pong pinsan. Malaki na. Gagawin ko po dito, ililipat ko rin sa pampaso. Iikot ko po yan sa parang bonsai style. Kasi dito, pag umano po yung gumagapang yan eh. Parang balite. Isang palok, mataas na. Sa mga nagtatanong yung palaisdaan ko po, ayan. Diba? Sabi ko sa kapatid ko, wag na muna tanggalin tong kiyapo o itong mga water lily na magaganda. Kasi nakaka-relax pong tingin na pag nakakita ng green. Pag naglagay na lang po siya ng isda o naalagaan niya, saka na lang tanggalin. Tapos itong dalandan ko, medyo nagtampo. Ang ginawa ko po doon kasi sa katuray doon. Yung katuray, lumaki ng malaking-malaki po rito. Grabe pala yan. Malis ako, binawasan ko na yung sanga. Eh, tinitibag yung lupa. Sabi ko, malungkot man, masakit pong isipin. Papapatay ko na po. Pasensya na po ah. Alam na po kasi kung tataniman ng katuray dahil talagang ano, parang mapapatay niya ibang halaman dahil nakakanlungan niya. Lang ka, mamapakita. Nagtampo kasi yung nakanlungan niya eh. So nakanlungan niya rin itong dalandan. Yan, kaya dito nag-usbong. Pero di ba, ganda ng mga tanim ko po. No? Taba-taba po ng lupa dito. Tapos, ito. Itong makopa, mag-December po yata, 2020. Ay, hindi, last year. Last year lang po, early last year. Di ba binili po natin mga ganyan lang kataas. Ngayon, 2024. Ayan na po siya, oh. Namunga nga daw po malit, kaya nagalaglag. Sabi ko, ganun talaga kasi pasa ngayon, first bunga. Hindi magtutuloy. So, kaysa putulin ko po yung sanga dito, na nakaharang sa daan, tinalian ko na lang, tinrain ko na lang doon. O, diba? Para hindi sayang. Yung ping niya, mga dati ko pong mga unang tinanim dito. Tapos ito pong fig na variety po ng bigay ng pinsan ko. Ganda ng tubo. Kaya lang yung tangka niya, dati binahayan ng langgam. Yan o, binabahayan po ng langgam. Tatanayin ko po yung pamangking ko kung ano gagawin ko dito. Kailangan po talaga linis-linisin po yan. Ang gagawin ko po siguro dito, papaugatan ko po rito.
Opo. Sad po kasi pag nabulok to, sayang naman itong pakikita po sa'yo. Sayang naman itong magandang ano niya. Oh. Yeah. Kasi pag nabulok, sayang naman mabubulok na naman. Eh may bagong growth siya. Ibig sabihin nun, doon na siya tutubo. So ang gagawin ko po dito, imamarkot ko po. Mga dito na. Medyo taas natin. Kasi may tama din po ito. Oh. Ito ko imamarkot yan. Tatanin ko pinsan ko kung ano yung magandang pangmarkot bago ako magmarunong pampinsan, sorry, yung pamangin ko po na nagpatanim ako ng gulay. Tapos ito kalamansi, medyo lumago kaya lang yung mulberry dito na magandang variety na malalaki bunga, biglang tumaas. Maya ko po may napakita isang mulberry na malaki. Tapos ito, nagulat po ako. Katatapos ko lang po noong October, November. Yung growth po. Grabe itong mangga na to. Ayan po itong growth niya. Oh, mula doon hanggang dito. Half year. Tapos, marami pa na pong bulaklak yan. Iba po inulan eh. Ayan, may bulaklak na po. Kalaba po ito. Nakaano po na po ako dito. Ayan po. Ayan, may bulaklak yun. Hindi ko na po babawasan ang sanga kasi ang ganda ng pagkakatubo ng mga sanga. May ano, may lantod, may pabaloktot. Tapos yung suha ko, eto, kala ko mamamatay na. Nag-ana na naman, pesa nga po ito eh. Isbong na naman. Tapos itong kiat-kiat, dalawa. Ang ganda ng tubo. Ayan po, ayun yung isa. Ito pa yung sinasabi ko, yung langka, nagtampo. Kasi nakanlungan ng katuray. So ngayon, gaganda na po siya. Ayan po yung langka. Pwede natin yan ng sabuti na lang. Mas gaganda na po siya. Kasi umalis ako, di ba, napakaganda po ng dahon. O ngayon, okay na. Ngayon po kasi nag-green dito sa sahig. Iskubahin ko po yan. Dahil nga itong mga sanga ng mangga, talagang dumami bigla. Ito pa yung sinasabi ko mga tanim, tatanggalin ko po itong paso. Yung pinagkano po natin ng punan sa client, yung baligtaran. So magagamit ko na po yung mga paso na yun na ilang taon na nandiyan ako sabi ito. Ito po yung malaking mulberry na katakwan. Ayan, ayan po, ang laki po yan. Lilipat ko po yung sa malapit sa gulayan. Ito, para mas maganda po yung tubo. Alam nyo po, napanood ko po yung sa mulberry sa mga tinatabasan po talaga para mas dumami ang bunga. Ito po yung bunga po yan. Pero mas konti po ngayon dahil nakanlungan po nitong mangga kaya ililipat ko po yan. Ang tamang paglipat po talaga ng mulberry kapag mga adult na maganya tag-ulan para yung rooting system niya, yung ugat niya hindi po masyadong magtampo. So eto, baka ilipat ko rin po itong mulberry na to kasi ito po ang problema ko. Ayoko po mabulok po yung yero ko. Nakadikit na po sa yero. Kakalawangan po yan. Plano pag bumagyo, hampas-hampas po dyan. E pag wala po ako dito, syempre busy po yung mga kapatid ko. Nais naman po na binabawasan ng sanga. Naglilinis po sila dito. Tapos, ito po yung delivery ng nakaraan ng mga paso. May goma. Ayan. Wala pong sigaya, walang sunog. Iniipon ko po kasi o-organize ko pa po yan bago linisin. Ganyan po ako. Tapos ito pong ano, itong atswete na nung nakaraan po, di ba? Pinakita ko po sa inyo yung binaloktot ko dito. Nandito pa yung upuan na pawayan. Ano, ibang ano. Tapos yung pandan lalaki, laki. Itong dragon fruit, ito po yung ililipat ko doon sa may balag. Kasi itong lugar na to, wala na po siya masyado na kuwang nutrients yun. Nag-yellow green na siya. Sacrifice. Tapos ibang mga succulents doon. Ito, tatanimin ko po ng yung ililipat ko po yun. Yung parang pinyong purple. Lalagay ko po dito. Iseset ko po. Mas pagaganda yun. Diba? Tapos nasa gilid na lang yung mga ibang succulents. Papalitan ko po yung lupa kasi yung lupang nailagay po dito yung panambak eh. Kaya yung mga succulents nagsasuffer. Ito po yung maganda.
Imported po ito. Ako, napaganda po nitong fig na to. Ayan. Malalaki po bunga po nito. Ayan. O, di ba? Hindi ko na po tatanggalin sa paso po na yan. Kasi paso po niyan, ganyan kalaki po yung butas po niyan. Yung fig po, pag umalasa po yung ugat niya, sisirain na to kasi medyo malutong na rin yung pasong plastic. Kaya ayaw ko na po dito. Ganda. Taba po, no? Tapos ito nga po pala sa mga nagtatanong. Pwede kayo magkwentuhan. Ito po yung bonsa. Ititrim ko po yan. Yan. Ayan ko, tingin pa sabi ko doon sa mga gumagawa. Ano lang sila. Kwento. Baka nahiya lang po. Yung ano po, yung grapes na nilagay ko po rito sa ark. Yung pinalaki ko po doon yung sanga. Ayan na po. Yung ark po na po na po. Tapos yung sa mga kung nakakaalala po kayo, doon sa paraanan ko po sa harap ng terrace, may malaking po, ano po ng grapes. Ayun po, hinilipat natin. Buhay na po. Ayan. Halo na po. Nagbawas na po ako ng mga dahon. Babawasin ka po ito. Yung mga grapes po talaga, kailangan bawasan niyo po yung mga nanilaw na dahon para mamulaklak. So, kapag sobra yung growth, halimbawa ito, pwede niyo pong putulan, pero ako hindi. Ginagawa ko po, pinaikot ko dito sa ark. Kasi ang purpose ko naman po, hindi naman para mamunga lang. Para magyabang. Yan. Tapos ito pong pinampamakin ko na ano, bougainvillea. Hindi ko po alam kung ano. No? Medyo nalalanta siya. Siguro nagtubig. Sobrang ulan. Pero boy pa. Isang palok na bonsai yan. Mas gumanda po. Tapos dito, dumating ako, tuyo itong sigarilyas. Hindi po namatay. Namatay lang isang part. Pero, may bago pong usbong yan. Yung sanga lang po. Ayan o. Ayan, pataas. Taas yung ampalaya. Natuyuan. Nadagdag, pinadagdag ko po sa kapitbahay ko po yung nung nagtatambak po siya rito ng lupa. Ayan, may bunga. Yung bunga ito, nung nakita namin, maliit na naghihingalo. Ngayon, dali-dali, sorry. Ayoko nang galawin, baka mag... Kasi yan eh, hindi ba mapuputol yung sanga? Istorbo ko yata, dahan-dahan nga. Huwag naman maputol. Abnormal talaga ako. Biglang tumaba itong dulo. Gumanda yung dahon at umusbong ng maganda. Ah, di ba? Tapos yung siniguelas ko po, yung pinaluktot ko, ayan. Mas gumanda at dumami po. Hindi ko na po istorbo yan kasi dumami na yung sanga. Yung pinaluktot ko po, alam po ninyo, di ba? Andito lang yung sanga. So, last November, since this month, ayan na po yung growth. Tapos ito yung pinya galing sa Batangas. Malalaki po bunga nito. Itong dragon fruit na ito, ito ililipat ko rin po ito. Sa ilalim. Eh, baka hindi na. Ayusin ko na po, tatanggalin ko na lang yung mga bulok na kapitan. Kasi pandabak po ang lupa, medyo usad ko yung lupa. Ayan, ganda ng pinya. Oh. Ang dami pong bulaklak na itong ano, itong kalabaw. Tapos, itong nilipat ng kapatid ko na puno ng katimon sa harap ng bahay po niya dahil nagtambak po doon at ito nakababad sa tubig. Hinukay nila, kala namin patay na. Sabi po nila nakakaando po itong kabut nito pero hindi ko po alam kung paano i-prepare. Ayan, nag-usbong. Ito pala, nasa harap po. Nag-usbong po. So, buhay. Ayan po. Ayan, no? Usbong. O, diba? Tapos, ang ginawa ko, hinawi ko po yung sanga nitong kalabaw, nilay ko sa likod. Para makakuha ng araw. Ngayon, nagputat. Yung bibis na expo. Tapos yung ano ko po, yung pinya ng mga nakarang taong vlog ko, yung mga usbong po, na hiningi ko sa harap ng eskwela, na nagtiganda ng pinya. Ano, may bunga na. Ayan. Itong kalamansi po na to, ililipat ko po ito. Kasi nasa ilalim po ng mangga. Hindi na ako magpuputol ng sanga ng mangga kasi napakaganda. Yung bulaklak ko.
Eh nakita niya po yung ano, pagkakabaloktot ng ano, sanga. Dahil sa sobrang taba, yung pagtubo niya, ang ganda. Ayan. Tapos yung samping niya, handali. Yung samping niya na marami, malapit ang ano yun, na ganyan kalalaki lang po, parang Batangas po yun eh. Yun o. Malapit na po, bago, andito pa po ako sa Pilipinas, maani ko na po, irati ka, sarap tingnan. Yung passion fruit po, nung malis ako, konti lang po yung sanga niya. Ganyan po, ito. Ayan! Yung ano po yung mga bulok na sanga ng sigarilyas. Kumuha po ako ng mga boto. So, ito yung mga palego manda. Na natabo na po ng lupa yung growing bag. Lagay din po ako ng mga buto ng sigarilyas doon. Sa mga talusok. So, bago ako malis, may tutubo na naman dyan. May maani na naman sila. Sana naman pagdating ko magtanim sila para may maani naman ako. Sabi naku, ito. Dito po kayo matutuwa. Ay, naku. Ito pong katimon na mga. Ito po yung mga na napakalaki ng bunga. Opo. Napakaraming bunga. Ayan, nagkakalaglag. Ano nga po yan dito? Ayan. Andit lang po ng puno nito. Batas pa po ako. Siguro mga 5 feet lang po ito. Ayan. Ano puno po yan? Ayaw po pumunta doon kasi medyo madawag eh. Baka magasgasan yung skin ng artista. Hindi, tinubuan po ka ng bungang araw sa minti. Ayaw kamutin. Wala naman po. Okay lang. Mga butlig-butlig na maliit. Paka sa alikabok. Tapos, close up po. Ayun po. Ang lalaki po bunga. Katimon po yun. Adi ah. Dalawa po yung puno nito eh. Ito po yung angulo ng isang ng palaisdaan. Tapos ayun nga po yung kadyos. Gubat na gubat. Yung mga saging, saba, butuan. Tapos kamansi. Yung mangga doon. Nakalabaw din po daw po. Nung binigay po sa amin libre yung punla. Ngayon mataas na. Tapos ito po yung langka. Yan. Kaganda na po yan kasi hindi na po nakanlungan ng katuray. Yung bonsai ng kapat. Ito po ililipat ko sa pasoy na bonsai. Itong isa na to. Ililipat ko po yan. Para maging maayos. Tapos ito po. Itong kat-kat. Ganda po ng tubo. Diba? Tatalusok po ang kawayan dyan. Yung pinakapuno, yung matigas. Tapos sa harang kong pahalang para dumiretso. At may daanan dito kasi daanan po talaga dahil yumabong ng gusto yung mga pananim. Ayan, wala nang mga daanan. Kaya dito na lang po ang nagdadaan sa other side na pinantamakan. Sarap po tingnan ano. Kapag may ito pa yung kamag-anak kong si Osi. Sabi ko gusto kong maingay lang dito. Masyadong lakas na ng volume niya. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangan lakbay. At dito maglilinis po ako mag-iskoban itong daanan para hindi lumutin. At magkitrim po nitong halaman at talon-talon po pa rin po yung pagpapaayos po ng daanan. Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangan lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God blessing at po lagi magandang araw. Labanan!